Tanging si Jesus Christ ang tagapagligtas. At siya'y manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Matthew chapter 1 verse 21. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3 verse 16. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." John chapter 14 verse 6. At walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Acts chapter 4 verse 12. Namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan ayon sa mga banal na kasulatan, at na siya ay inilibing, at na siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 4. Na sa kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ephesians chapter 1 verse 7. Mayroong apat na katotohanan na dapat nating lubos na maintindihan. Number 1, mahal na mahal ka ng Diyos. Nais kanyang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit kapiling niya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3 verse 16. Nais kanyang magkaroon ng masagana at makabuluhang buhay kasama siya. Ang magnanakaw ay hindi dumarating kundi upang magnakaw at pumatay at manira. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at upang magkaroon sila nito ng higit na sagana. John chapter 10 verse 10. Sa kabila nito, maraming tao ang hindi nakakaranas ng makabuluhang buhay at hindi nakasisiguro kung sila ay may buhay na walang hanggan dahil number 2. Likas na makasalanan ang tao, kaya't nawalay siya sa Diyos. Ang lahat ay nagkasala. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 3 verse 23. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 6 verse 23. May tinutukoy na dalawang uri ng kamatayan ang Biblia. Pisikal na kamatayan. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Hebrews chapter 9 verse 27. Espiritual na kamatayan o walang hanggang pagkawalay sa Diyos doon sa impyerno. Subalit para naman sa mga matatakutin, mga hindi nananampalataya, mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa na nangliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Revelation chapter 21 verse 8. Kung ang tao ay nawalay sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan, ano ang solusyon sa problema niyang ito? Madalas nating iniisip na ito ang mga solusyon. Relihiyon, mabuting gawa, kabutihang asal. Ngunit iisa lang ang solusyon na galing sa Diyos. Number 3. Si Jesus Christ lamang ang tanging daan patungong langit. Ito ang pahayag ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." John chapter 14 verse 6. Ganap niyang biniyaran ang kaparusahan ng iyong mga kasalanan. Sapagkat si Kristo ay minsan nang nagdusa para sa mga kasalanan, ang matuwid para sa mga hindi matuwid upang tayo'y madala niya sa Diyos na pinatay sa laman ngunit binuhay ng Espiritu. 1 Peter chapter 3 verse 18.
na sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ephesians chapter 1 verse 7. May pangako siyang buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, at ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakakita ng buhay, ngunit ang galit ng Diyos ay nananatili sa kanya. John chapter 3 verse 36. Number 4. Kailangan nating manampalataya kay Jesus Christ para tayo'y maligtas. Ang kaligtasan natin ay dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at iyan ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Sapagkat ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Romans chapter 10 verse 13. Sinner's Prayer. Ipanalangin mo ito ng may pananampalataya. Panginoong Jesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inaamin kong ako'y makasalanan at hinihingi ko ito sa iyo ng kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus, magkalibing at muling pagkabuhay upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon, ako'y nagtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan at isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos at maging kalugod-lugod sa iyo. Amen. Kung nagtiwala ka na kay Jesus Christ, nangyari na sa iyo ang mga sumusunod. Ngayon, mayroon ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na ang bawat nakakakita sa anak na sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. John chapter 6 verse 40. Ang lahat ng kasalanan mo ay bayad na at napatawad na noon, ngayon at sa hinaharap. Ngunit ang taong ito, pagkatapos niyang maghandog ng isang hain para sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanang kamay ng Diyos. Hebrews chapter 10 verse 12. Ikaw ay bago ng nilalang sa paningin ng Diyos. Simula na ng iyong bagong buhay. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Natapwat ang lahat ng tumanggap sa kanya, sa kanila'y binigyan niya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos, sa kanila na sumampalataya sa kanyang pangalan. John chapter 1 verse 12. Ang mga mabuting gawa ay hindi paraan upang tayo maligtas, kundi isang katibayan o bunga ng ating kaligtasan. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na itinalaga ng una ng Diyos upang ating lakaran. Ephesians chapter 2 verse 10. God bless you.